At syempre mga Katok viewers, sasamantalahin na rin natin ang pagpunta natin dito sa libingan ni Sek Jess dito sa loob ng Eternal Gardens dito sa Naga City. Ayan. So pagkakataon na rin natin, nandito na rin lang naman tayo. At dito sa kabilang side, nandito ang libingan ng kanyang mga magulang at magulang ni VP Lenny at Ato. So, kung alam nyo ito, sa kabila yung sa magulang ni VP Lenny at sa kabilang side naman yung libingan ng parents ni Sek Jess. Ayan. Medyo mainit na. Tahimik ang lugar. Ayan. Siyempre, sasakay na ulit tayo kay Manong at dadalahin naman tayo ni Manong. Si Manong may alam daw na ibang pasyalan dito maganda. So, sasama na tayo kay Manong ulit. Si Manong ang magiging tour guide natin for today's video. Ayan, sasakay na tayo. Bye, Sek! Punta muna tayo dito sa kainan. Ano to? Daoming Ki Kinalas. Ayan, kakain tayo dito sa Daoming Ki Kinalas. Ayan, pababa na tayo. Kuya, magkano po? Ayan, guys. Subukan natin kumain ng kinalas. Ito, mega load. Dito din kumakain si VP Lenny. Ayan, kapakita ko sa inyo yung pagkain ko. Siya. So, kakain muna tayo at dito sa pwesto na to, dito daw madalas umupo si VP Lenny, ano? Sabi nung may-ari, ito si Sir Edward. Ayan. Ayan si Sir. Ang may-ari nung kakainan natin, dito madalas daw kumain si VP Lenny, ayan. Sir, bati ka muna. Good morning sa lahat. Medyo pagod lang kahapon. Pagod si Sir, pero successful ang event nila kahapon sa Naga College Foundation. Ayan, Sir, kain muna tayo. Tikman natin ang kanilang tinda. Banat. Hindi ako masyadong mahilig sa direkta muna, direkta muna. At ito? Yes. Parang nami. Parang ano pala ito, no? Kumbaga sa amin, parang pares mami. Ako din dun sa, ano, sa Makati ako. Parang din ako dun sa yung sa Paresan. Ito parang tulak lang. Ayan, so meron siyang chicharon. Parang mami nga. So, anong best way to eat that? Nauuna yung sabaw. Mm-hmm. Pag malapit na maubos, saka nababalala yung alamang. Best yun sa So may suggestion sila kung paano kainin to. Unahin muna yung sabaw. So, yung plan. Ayan. So, mag-add-ons na ano. Ayan. So, pwede rin lagyan ng patis, pamuta. Mahilig sila sa maanghang. Ayan, oh. Pinapakita sa atin ni Sir Edward oh, yung tamang pag-prepare ng sausawan niya. Mga seremonyas. Oo, may mga seremonya pa pala yan. Yan. Tapos ipapakita niya rin sa atin mamaya. Ito na rin yung lunch ko. Oh, medyo mabigat nga sa siya sa chan. Lalo pag yung ang in-order mo ay mega load, ang dami.
Ayan. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, dito kumakain si VP Lenny ng kinalas. Ayan. Sir, ano yung nilagay mo? Suka. Suka. Ayan. Sili at may suka. Ayan. Yung pagkain ko, ito, malapit nang maubos. Ayan. Malapit nang maubos ang aking kinakain. Ayan, so kakain si Sir Edward para sa atin lahat. Yan yung tinatawag na dinang... Dayangdang way. Ayan, dayangdang way. O, panoorin natin si Sir, ha? At kung gusto nyo pong kumain ng kinalas, yan dito, malimit kumain si VP Lenny sa kanilang, ano pangalan nito? Daumengki Kinalas. At eto na, sisimulan na ni Sir ang kanyang pagkain. May tamang proseso daw yan yung pagkain niya. Para mas feel na feel mo. At parang hindi kumakain sobrang ang. Ang daming ano. Ayun. So ang una daw na kinakain dyan. Ubusin muna yung sabaw. Pag malapit na maubos yung sabaw, tsaka natin kakainin yung mga laman. Ayan, may tinapay pa. Tsaka sosaw mo yung tinapay. Sarap. Yan, di ko na yung kaya. Pag naubos mo yan, napakabigat sa tiyam. Ano to, sir? Extra sabaw? Extra sauce. Yeah. Yung gusto. See? Tikman mo yung sabaw. Hindi po ako. Hindi ko kayang kumain ng maangat. Hindi yung sili ni sir, oh. Siguro mga 7 piraso yan. Dami. Ayan. So, ng mga lahat, yun yung sabaw ni Sir, di ba? At tama-tama dahil medyo malamig ang klima ngayon, umulan kanina. Pag naubos na yung sabaw, tsaka titirahin yung mga laman. Ngayon, sa kanya lalagyan ng chicharon. Oh, di ba? Parang ang sarap kumain ng ganun, ha? Tapos, parang busog na ako doon sa sabaw pa lang kanina. Sos lang. Tapos ngayon may sos. Separate pa yung sabaw. Iba naman yan. Ang dami nun! Grabe! Bakit mahilig sa sili ang mga taga-Bicol, sir? Sino yung ginalakin? Sa bagay. Siguro marami sili dito noong araw, ano? Yun, may style yung pagkain.
So isa sa mga kalat ko lang best in plan. Okay. So isa sa mga sikat na pagkain dito sa Bicol yan. Yung kinalas. Kinalas. May do wondering bakit kinalas. Bicol history. Actually, Bicol history. Dito nag-umpisa yan sa street na pa sa barangay na doon. Wala mapag... dati di pinapansin ng ulo ng market. Ang nakaisip, yung ulo mismo, pinakuluan. Pinakuluan. Tapos, unang tawag dyan, buglog. Luglog lang yung pansin. Luglog. LGN. Ah, luglog. Luglog. Hindi, nakasulat ha. Plain luglog. Sure. Kasi niluluglog yung ano, yung sabaw. Mm-hmm. Yung noodles ano. Tapos, naisip nila, sayang naman, yung karne lang galing sa bato. Siyempre, pag over na yung pakulo ng pagkalasa. Kaya naging kinalas. Kasi sobrang lambot na niya, nag-aano na siya. Hindi na na-form. Yung laman, hindi na mapantapin. Walang sayang. Sa ulo. Kaya siya naging kinalas. Dapat. Hindi fulfilled. So, hindi ka pinagpapawis, ha? Oo, eh. Necessary. Pawis na, pawis na. Ako po, ubus na yung sa akin, no? Kaya lang, hindi ako naglagay na masyado manghang. So na. O, yung kinain ko. Wala na. Wala nang bakas. Pero hindi pa ako naglagay na sili. Hindi ako mahilig sa manghang. Ayan, tignan natin yung kay sir. Sa sobrang dami ng sili ni sir. Ayan. Effective to pag may hangover. Pag may hangover. Ayan, kung sino man ang mga mahilig uminom dyan, subukan natin to. Sino kaya ang gusto magnegosyo nito sa Laguna? Actually, meron na. Meron na. Saan po? Meron na. Meron na. Alam na. Taga rito din. Oo, marami rin taga Bicol kasi doon. Ayan, so nakikita nyo yung pagkain, yung kinalas ni sir medyo wala nang sabaw. Ayun. Huli kinakain yung mga main ingredients. Yung sabaw ang una. Parang spaghetti nga. Parang spaghetti na lang. Last na yung sauce. Sana na-try mo yung manghang nagal. Inanghangan mo. Baka hindi ako makapagsalita. Anghang. Ayan, habang kumakain si sir, ikutin muna natin yung kanyang munting big negosyo. Kung napapansin nyo, dun sa harapan, meron din siyang tarpaulin ng karate do. Ayan. Kasi si sir ay nag-train din na mga gustong mag karate do. Ayan. So meron siyang training schedule, kaya lang summer pa to, sir, no? Bago pumasok yung pandemic. Ah, bago po mag-pandemic. Pero ngayon, wala pa. Meron na rin. Ayan. So yung mga taga dito po sa Naga, kung gusto nyo pong mag-try, mag-train ng karate do, ayan. Punta lang po kayo dito sa kanilang Dalming Key Kinalas Store. Main Road Corner, Ojeda Street. Ayan. Then, Barangay Dayangdang. Barangay Dayangdang. Ayan. At, ngayon lang uminom ng tubig si sir. Simula nung kumain kanina, sobrang ahang yan. Grabe yung sili ni sir, oh. Ayan. At madalas daw dito kumain si BP Lady. Ayan.
niya. Kasi malapit lang po ito sa bahay ni Pipi Lenny. Kanina nagpunta ako dito, sumakay ako ng sidecar, pero pwede siyang lakarin, napakalapit lang po. Nasa likod lang po nito ang bahay ni Pipi. Oh, kamusta sir? Ubos. Oh, ubos at ang pawis ni sir. Oh, ang sarap ng kinalas sa panahon. Ayun, kailangan din ito ng ano, mga inaantok at mga may hangover. Ayan. So, kailan pa nagsimula itong ano, sir, business mo? 2004. Correction, 2014. 2014. So, kayo nagpe-prepare niyan lahat, sir? Kayo lang. Wala na kayo staff dahil sa pandemic. Oo nga po. Tsaka, maganda yung pwesto nyo eh. Corner siya. Nakalabas tayo. Ayan. Paglabas mo ng kanyang store, main road na agad. Diba? Ito po ay ancestral house nila, sir. Dito po tayo sa main road. At yung kanto na yon, yun yung nilikuan ng tricycle na yon, yun yung papunta ka la VP Lenny. Ayan. Ito po yung pangalan ng kanyang tindahan. Dao Meng Ki Kinalas. Ayan. Main Road Corner Ojeda Street. Actually, ang sarap pumasyal dito sa Naga kasi napakalapit lang lahat ng lugar na pwede mong puntahan. Pwede ka na maglakad. Pwede ka na maglakad sa lahat ng pupuntahan mong destination. Mula sa mga hotels, papunta sa museum ni Sir Jesse, sa City Hall, sa Katedral, ayan, sa Peña Francia, lahat ng gusto mong puntahan, napakalapit lang. Pwede ka na hindi magsakay. At syempre, dahil nasa Naga tayo, oh, may Pink Concert live for Lenny. Ayan, kailan to nangyari? December 18. Ayan si sir. Sir, invite mo naman sila. Pag gusto nilang pumunta dito sa Naga, pumunta sila dito sa iyong tindahan. No? May page. Daw may gigil na sa search nyo lang. Malabas eh. Ayan. So, search nyo lang po. Meron daw silang Facebook page. Daw may key. Ayan. Search nyo lang po. Very accessible po itong location nila. At ang sarap ng kinalas. Malapit sa lahat ng inyong pangangailangan, malapit sa lahat ng gusto nyong pasyalan. At malapit din sa mga hotels. Ang dami palang hotel dito sa Naga. Daigpang Santa Rosa. Busog na busog po tayo. So, in order natin na mega load kinalas. Ayan. So, napakabigat sa tiyan. Maganda na rin siyang pananghalian. Tama-tama. Diba? Kaysa mag, ano tayo, mag mga fast food. Fast food. O, eto, masarap. Dito daw po kilala ang Naga, ang Bicol sa kinalas. Try nyo pag pumunta kayong Naga. Thank you. Bye. Okay, alam nyo ba mga katok viewers na aside sa pagluluto ni Kuya Edward, dito sa kanyang tindahan ng kinalas, meron pa siyang isang talento. Ayan, tingnan natin. Ano ba yung talento ni Kuya Edward maliban sa pagluluto at pagtuturo ng karate to? Ayan, pupunta tayo dito sa likod ng kanyang tindahan. Uy, may aso. Hello, ang laki ng aso. Oh, see? Ano itong lugar na to? Kala, ayan, so ano ba to, Kuya Edward? Ano tong lugar na to? Simpleng martial arts dojo. Karate to and mixed martial arts, boxing. Oh. Tignan natin. Sino tong nasa tarpaulin na to? Ako. Si Sir Mark. Oh, at yan. Sino to? Oh, sino ba yan? Yung tarpaulin na yan. Ayan. So dito, meron siyang karate do, meron siyang boxing, meron din siyang taekwondo, MMA. Oh, yun. So, boxing, karate do at saka MMA. Oh, yan yung mga interesado, mahilig mag martial arts, nagtuturo din si Sir Ed. Ayan. So, ito ay nasa likod ng kanyang bahay lang. Oh, 'di ba?
At marami na rin nagpupunta dito para mag-train, mag-MMA, mag-boxing. Oh. Meron daw siya. Uy! Oh. American Bullies. American Bullies. Ilan yung aso mo, sir? Lima. Lima? Wow, ang dami. Ang gastos din sa pagkain niya na. So, dito, sir, dito ka nagtuturo. Ayan. Marami siyang ano dito. Mga ilan na po ba ang estudyante nyo dito? Oh, iba-iba eh, no? Iba sa karate do, iba sa MMA. 7 months pa lang. Grabe. Ah, meron pa doon? Dami! Yan, yung nagsiserve sa atin na yun ay anak ni Sir Ed. Yan, nagkakarate din yan. Ilang taong ka nag-start magkarate? 3. 8? 3. 3 years old, nag-start na siya magkarate. Sipag. After daw ng kanyang online class, nagbabantay siya dito sa kanilang Daoming Kikinalas. At dahil busog na po tayo sa pagkain natin ng mega load na kinalas dito pala, Sir Ed, samahan niyo naman po ako. Pupunta pa ako sa isa nating destinasyon. Tara! Dito tayo binaba ni Kuya sa ating next destination, ang Eco Park. Ayan, tignan natin sa loob. Naga City Eco Park. Talagang nasa Naga tayo. Ay, ang saya-saya. Meron pa rin tarpaulin ni VP Len. Pagpasok mo ng gate, ayun, may entrance. May entrance fee dito. Ano dito si Kuya? Ayan. Ako pati si ate, naka-birthday. Ayan, ang dami na po paano kumanta o sa kabila. Magpapadesert daw siya. Then yung sagain, yung pagbalik nila, naambos sila sa Sanger Institute. May patay na dalawa, may sugatan na si Delay, Lieutenant Police Officer, na-survive niya yung mga. And so, malakas salamin. Kita nyo naman yung aking t-shirt, courtesy of Joan Paquinto. Keep calm and let Lenny lead. Lenny pa rin tayo. Guys, okay, ang ganda, no? Ang ganda pa rin ito sa taas, maliwanag. So, ilang rooms meron dito? 10 rooms. So, how much is the cheapest na room? 1,000 pesos. 1,000 pesos. So,